Sinapubliko na ni Senator Risa Ontiveros ang video testimony ng mga dating miyembro na inaabuso umano sa simbahan ni Pastor Apollo Quiboloy. Well, ito naman ang kampo ng pastor. Maghaharap-harap na lang sila sa korte. Nasa prone ng balitang yan, si Mean Los Baños. Samot saring akusasyon ang ipinupukol ngayon sa sinasabing appointed son of God at founder ng Kingdom of Jesus Christ si Pastor Apollo Quiboloy. Sa isang press conference, ipinresenta ni Senator Risa Ontiveros ang video testimony ng dalawa umanong dating miyembro ng naturang religious group. Una, si Arlene Stone, isa siyang miyembro ng pastoral group o yung parang alalay at tuminsay tagapaligo pa raw ng pastor. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Quiboloy at sa kanyang mga spiritual wives. Pinaniwala rin daw siya na bilang pananampalataya, kailangan niyang maglako ng mga puto at kutsinta o di kaya man limos na kalaunay humantong sa panloloko ng mga tao. Meron silang kota na kapag hindi naabot ay may kaakibat na parusa. Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Quiboloy. It was 60 slashes po. Pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kaming iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association. Maging isa pang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, si Elias Jackson, nakaranas din daw ng kalupitan kapag hindi naaabot ang kota. Alam mo yung ganito kakapal na, yung palang paddle na pinapakita doon sa mga hising, maliit lang doon ng kunti, tapos makapal lang doon ng kunti. Doon po pinapalo sa kanya, amin. Meron din daw mga pastoral na nakatoka umano sa sexual na gawain para kay Quiboloy. Nakatanggap naman daw ng patunay ang opisina ni Senator Ontiveros sa nagsasabing ang mga pang-aabusong gaya nito nangyayari hanggang sa ngayon. Kaya sa pamamagitan ng resolusyong inihain niya, magsasagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Women and Children kung saan haharap pa daw ang ilan sa mga nagrereklamo laban kay Apollo Quiboloy. Batid ni Ontiveros na marami sa mga biktima ang natatakot, lalo't sinasabing may kapit sa gobyerno si Pastor Quiboloy. Kung si Senyor Aguila na aresto dahil sa tindi ng mga testimonya at ebidensya ng child abuse at human suffering, human trafficking, naniniwala akong hindi malayong mangyari rin yan kay Quiboloy. Nakatakdang sumulat si Ontiveros sa Department of Justice para hilingin na maglabas ng lookout bulletin order para maharang sa pag-alis ng bansa ang pastor. Hinihintay naman na raw ng DOJ ang formal request ng senadora. Sa ngayon, may mga nakabinbin sa kanilang apela laban kay Quiboloy, isang libel at isang rape at qualified trafficking. Bumuelta naman kay Ontiveros ang abogado ng pastor na si Attorney Ferdinand Topacio. Isaanyang panlilin lang ang ginagawa ng senadora. Halata rin daw na ginigipit si Quiboloy at ang SMNI. Dagdag pa ni Topacio, sa korte dapat magharap at hindi sa Senado. Bakit dinala mo sa teritoryo mo? Eh magulang ka. Dalhin mo sa hukuman, dyan namin sasagutin. Kung saan ang technical rules of evidence are applicable, kung saan may due process, kung saan may right na magsalita ang council. Bakit sa Senado? Ah, may binabala kang masama. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.